Dali lang. Dali lang. Daniel. Nagalak na lang sa mga ating pamilyang pagkakitin at Espiritu Santo ang kapapain na lang ay nagpapakilala ng pagkakitin ng Espiritu Santo sa pagkakitin ng pagkakitin. Magmatang na lang patang po sa kanyang pagkakitin at po sa kanyang pagkakitin ng ang damit ang Diyo. Hanggang matamu mo ang buhay na walang hanggaan. Hindi mo naman sinami yan. Pagdila mo. Pagdila mo. Tato, pagdila mo naman. Pagdila mo. Saan ang pagdila mo? Hindi ko ganun. Pagdila mo. Ang ilaw na ito. Yan ang liwanag ni Kristo na tinanggap ng bawat mga bantino sa mga inang tinanggap ng bawat binyagan ng mga bantin. Yan ang Kristo na patuloy na magbibigay sa atin ng nagwalatan. So, siguro sa bagay yan, dapat na malaman padama, no? Yung kaalagaan ng Misa. So, marami sa ating binyatan, hindi na pinisipa. Ang ating panunan para tayo. Ang tayo ay kumakain ng tatlong beses sa isang araw. At yung tayo ay tumatanggap, no? Patuloy na tumatanggap sa loob ng isang beses na lamang sa loob. Kanyang salita, kanyang katawan at tubo. Hindi ko siya na hindi pa hindi ka muna. Ikaw na naman hindi ka muna. Ha? 30? 24. At 24. Maybe dito naman kayo. So, kasi pa, ng hinding kasal, na lang, yung ating hinding kasal ay yung bigin sa ordinary mass. As long as ay ayos hindi yung mga hindi na papeles hindi ito na kailangan ng tumasto. So magpapagin na yung makal sa kumisina. Kasi kasa lang pagin kahit sa minang lang para may dali lang kayo para hindi na maging magarbo. Kasi sa ginagawa yun kayo hindi magpakasal, walang pera. Ang kumisi lang naman yung naabot sa ano minsan ay sa damit at iba pang mga ano pero nakakabilisan yung kasal minsan yung mga binibigyan
ibigay sa bata nito ang buhay na walang hanggan. Kasal at kapag ay hindi kasal, hindi ko naman namin kung sa banalan. Kapag ay kasal, ano po ang hindi sa banalan? Kasama kayo. Kasama ko siya. Okay. Ng sakramento ng binyag tayo naging mga anak ng aming mga nasirang. Sa pamagitan ng binyag tayo naging kapatid ng aming Panginoon. Sa pamagitan ng binyag na kabayan tayo ng isuwiin. Sa pamagitan ng binyag tayo naging mga anak ng binyag. Ibilog natin na kung saan ipatuloy tayong pamamagahan ng Ina ng Jesus. At narinan, nalang-lalang ng Jesus na ng Diyos. Isabi natin ang Aba Binoong Maria. Aba Binoong Maria, na puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sa iyo, kapag kang pinagpala sa babae na lahat ng pala ng aming Panginoong Jesus. Santa Maria, na ng Diyos, na namin kami makakalanan, ngayon at ng kami mamamatay. Ngayon tayo po ang bata nito na pagpanggapin ng unang kumunyon, grade 4, at pagtanggap na ng kumpil, 12 years old. So, bahagi ko, no? Isa sa biyaya na binibigay ng kumpil, tamang pagpapasya. Nakapagpapasya na po natin. Gawa yung pagpapasya natin ay tama. Hindi pwedeng trial and error lamang. Kaya niyong panahon. So, yun ay binibigay ng sakramento ng kumpil. Ama namin mapagmahalan din ang pinagdiwang sakramento ng bibigay na yung buhay ng alam ang panahon ng pagdiwang sa iyo dahil sa lahat ng awat liyay at pagpapatid sa kami ginawa magulang ng mga pinang manatili na tapat sa mga ginahapit niya. Ginulog namin ito sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, Marcos sa walang hanggan. Amen. Hindi sa makabarito kapag linggo, 6:30 ng umaga, 8:30 ng umaga, at 5 o'clock ng umaga. Sumayin niyo ang Panginoon. Magpalain kayo ng mga pamili ng Diyos, Ama, Anak. Ito yung mga kandila, no? Palakpakan natin si Nathaniel, binabawang kasabi ng ating sila. Maraming salamat. Okay. Hindi ko pala naka-on. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 10, verses 13 to 16. May nagdala ng mga bata kay Jesus pang hilingin pato niya sa mga itong kanyang kamay. Ngunit binagwikaan sila ng mga alagad at nagalit sa Jesus. Nang makita ito, sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawahin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Itong tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong na Jesus sa mga bata, ipinato ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila.